So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Kapihan Branch para sa update natin. Meron akong bagong update sa inyo at balita sa mga nag-aabang ng ganitong motorcycle, yung Rusi Force 150i. So malapit na yan at approved na yan. So ano nga ba yun? Tingnan natin. At iikot ko rin kayo rito sa branch ng Kapihan para at least kapag kukuha kayo ng motorcycle, alam nyo kung ano nga ba yung mga makikita nyo dito sa branch nila, okay? So, umpisa na natin yung moto visit at yung moto update or moto news sa inyo. Ayos na ayos. Better hit the gas for a minute, no cap, no limit. I attack till I finish, I attract and I get it. Got my cash, all liquid, never pass my limit. Too fast when I'm spitting, read it back, now they get it on. Flipping that switch as I'm hitting these bars like a gift. I spit like I'm sipping gold bars. So these kids, no kidding, I've been winning this in a game. Okay, bago ko kayo iikot dito sa branch ng Kapihan, ay dumaan na big bike. Sana all. Pero yun nga, bago ko kayo iikot dito sa branch nila, alamin muna natin. At gusto ko munang ibalita sa inyo na talagang itong Rusi Force 150i ay official na approved na siya. So siguro mga ilang buwan testing, tapos ikot sa Maynila, demo unit na dadating dito. Eh, tingnan natin. So sana ma-approve agad para at least ma-share natin agad, 'di ba? Sa inyo, 'di ba? Lalo na 'yung mga consumer or mga customer na nag-aabang ng mga bagong unit ni Rusi, lalo na 'yung mga Rusi lover diyan. Pero ayun nga, ang dami kong satsat, 'di ba? So papakita ko na lang din sa screen kung ano nga ba itsura niya. So last time nasabi ko na sa inyo to, ito yung T4 ng Yingang Motorcycle. So na-launch na to last time sa China. Pinakita na yan, na-unveil na nila yan. Tapos at nagulat nga ako kasi merong Rusi na logo. Sabi ko mukhang dadalhin din to kay Rusi kasi meron siyang Rusi logo eh. At mukhang talagang si Rusi lang ang nakakuha ng ganitong motorcycle. So, tingnan natin. Gusto ko rung, quick walk around natin, di ba? So, sa kanyang windshield, kakaiba. Medyo mataas nga naman to. Parang kay, RFI or dun sa ADB ni Rusi, yung Adventure 150X or X150. Kakaiba yung kanyang headlight. Tapos, parang ito yung sinasabi ko na parang RFI yung dating anong katawan. Tapos naka single disc brake. Alam ko naka combi brake din to. Yung itsura lang talaga nung muka is iniba nila compared nung kay RFI 175. Iniba nila yung muka. Parang may pagtakim ko yung datingan nung muka niya. Pero yung katawan niya parang RFI lang. Diba? Yun yung napansin natin dito. Pati yung side, 'di ba? Yung kanyang floorboard or footboard, 'di ba? Same na same, pero iba yung kanyang tambucho. Mas sporty looking to. And then iniba rin nila yung itsura ng upuan. At yung kanyang grab bar halos same lang din kay RFI. Naka dual shock din tayo, 'di ba? Ang ganda ng itsura eh, no? So, yun lang naman. Wala pa tayong masyadong picture na nakikita, pero antabayan na natin to next year yan malamang kasi nga magde-December na, 'di ba? November na ngayon. 'Di ba? Malapit na, 'di ba? So antabayan na natin 'yan at marana namang ilalabas si Rusi. At tingin ko naka TFT display to kasi nga merong ilalabas na TFT display pero tingnan natin kung ano ba yung mga ganitong motorcycle na talagang inaabangan niyo, no? Pero yung specs nga pala, share na rin natin. Ito yung Yingang T4. At ang kanyang specs ay 150cc, naka-water-cooled, single-cylinder, naka-4-stroke, CVT na rin to. Okay, ang kanyang maximum power na 11 horsepower or 11 horsepower and 8,000 RPM. Maximum torque na 14 Nm at 6,750 RPM. And then dimension, 1,920 755 by 1,220 at yung kanyang wheelbase na 1,370 mm. Ang seat height nito ay nasa around 790 mm. And then ground clearance 140 mm. Ang dry weight nito, kasing bigat din ni RFI,
142 kilograms. Ayan, yung tires niya sa harap is 110/70x13. Sa rear naman ay 130/70x13. So same lang din ng kay RFI. So fuel tank capacity niya is 9 liters. So same nga naman yung kay RFI. Parang version 2 or pinababa na RFI 175 na naka-liquid cool. Yun lang naman yung napansin natin dito. Iniba lang talaga nila yung mukha tsaka yung windshield. Yun lang naman. Diba? So ayun, yun yung update natin para dito sa may Yingang T4 or sa Rusi Force 150i. Ayos! In my best life, grinning while I'm hitting on a mission. Ooh, spicy, I know they like me, but I got a wifey. She be real nice to me, no one works like me. Got a different mindset, my rate is pricey. Got a different psyche, ooh, lyrics are icy. You know, medyo makulimlim na lang. Wala nang bagyong Christine, no? So, ayan, ikot ko na kayo dito. At pagkatapos nating ibalita, no? Na itong Force 150i, ilalabas ni Rusi ngayong 2025, malamang yan. Okay, so medyo late na rin kasi kung ilalabas nila ngayon taon. Kasi ang dami nilang nilabas na motorcycle. Katulad na lang neto. Itong Adventure X 150i, 'di ba? Kakalabas lang din 'yan. So, meron din tayo ritong RFI 175. Ito talaga yung pinaka sinasabi kong kamukha eh. Ayan oh, kasi 'di ba, tingnan niyo naman 'to. Hawig. Hawig din yung floorboard. Hawig din yung disc. 'Di ba? Hawig din yung mukha. Medyo mas pinaangas lang talaga yon at iniba lang nila yung windshield. Yung upuan, pinilitan nila kasi ito, naka-camel back to. Pero yung design dito, iniba lang din nila kasi naka-liquid cooled na yon. Iniba lang din yung tambucho. Pero naka-dual shock, yung puwet niya at yung itsura ng upuan is same lang din. Pati yung handlebar, pansin nyo, halos same lang din, diba? So, ayun na nga, sa harap, meron tayo ritong Rusi RFI. Meron tayong Adventure X150i. Ayan, naka-combi brake na rin to. So, marami na rin akong nakakasalubong na nakaganito. So, sana all, di ba? Meron din tayong Rusi RFI 175 na kulay red. Okay? KRY 200. Meron din tayo Adventure X kulay black. Player. Meron tayong Passion, Sparkle, and then Surf 125, and then ayan, Macho 175. So, dito sa harap, meron tayong marami na Smart 125. Ayan. Para mga 125cc lahat to. Okay. Tapos Macho. Macho rin dito. Diba? Mga Macho sila eh. Diba? Ito, 150. Meron dito sa likod. 125 naman to. Meron din tayong Passion na 125. Ayan, iba-ibang kulay din. Baka trip nyo din to. Ay, meron tayong white, black, yellow, gray. Sa likod, marami silang Surf 125. Ayan. Meron silang gray, blue, and red. Surf 125. Ayan, may 125 din. Is puro kulay black. Sa mga naghahanap naman ng repo, meron na silang repo ng flare, breeze, eto, flash. Ito yata yung last time na nakita natin. Tapos sa likod, konti na lang. Last time madami, pero ito kasi mga ano na ito eh, negative na eh. Ayan, konti na lang. So yun na mga best, no? Sana nakatulong tong video na to sa mga naghahanap ng mga motorcycle at mga available dito. Eh, sana nakatulong tong video na to kung ano nga bang motorcycle ang trip nyo or mas bet nyo na bilhin ngayong 2024 or bago matapos itong 2024, meron tayong motorcycle na bago. Mga naghahanap or mga nag nakikibalita dun sa Rusi Force 150i. So, tingnan natin sa 2025 kung kailan nga ba at kung anong month nga ba ilalabas ni Rusi. Alam niyo naman si Rusi pagdating sa motorcycle, talagang ang dami nilang nilalabas at talagang mapapansin natin na bigla na lang silang lumalabas. Wala sila talagang official launching ng mga motorcycle. Pero sana meron, di ba? Para at least lahat ng mga vloggers ay mapagtipon-tipon at may pamalita sa mga followers natin, di ba? So, para at least meron tayong formal, sana meron ganung ano, event si Rusi, di ba? So, yun nga. Wala sa brand ng motor ang tatagal yan. Kung di, nasa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, pitaka na lang tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.